Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang... Mga Hapones, gustong mapanood ang Casimero versus Tapales at ang laban ni Caballo. Pag-usapan natin yan, mga ka-Flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. So kanina nga lang po, mga ka-Flash, ay naganap na ang official weigh-in ng ating pambato na si former WBC Interim, WBA Interim Bantamweight World Champion at dating WBC Bantamweight Mandatory Challenger, Raymart Caballo, na dito nga po, mga ka-Flash, ay matagumpay na nakuha ni Raymart Caballo ang tamang timbang na 117.2 pounds na ganun din naman ang kanyang makakalaban na si Pai Parab na tumimbang ng 117.2 pounds. Sa laban nga po na ito, mga ka-Flash, ay paglalabanan nga po ng dalawa ang WBO Oriental na titulo na may kasalukuyang kartada nga po, mga ka-Flash, si Caballo na 26 wins, may 21 knockouts at isang talo lamang, habang si Pai Parab ay may kartada na 35 wins, may 27 knockouts at may tatlong talo na. Naggaganapin nga po ang nasabing laban bukas, February 13, 2024 sa Midas Hotel and Casino sa Pasay City. Habang sa kabilang balita naman nga po, mga ka-Flash, patungkol naman sa posibleng bakbaka ni former 3 Division World Champion Angas ng Pinas General Cuadro alas Casimero versus former Unified WBA IBF Super Bantamweight World Champion Marlon the Nightmare Tapales, na trending nga po talaga ito sa bansang Japan, na sa pahayag nga po ni Valentin Hosokawa sa kanyang YouTube channel kasama si Yukinori Ogoni ay posibleng ganapin ito sa bansang Japan sa kadahilan ng gustong-gustong araw kasi ng mga Hapones na maglaban o magbasaga ng muka ang dalawang dating mga kampiyon na si Tapales at Casimero. Paliwanag pa nga po ni Ogoni na kung sakaling maglaban nga po ang dalawa ay hindi niya nga raw alam sa kung sino ang kanyang pipiliin na mananalo sa bakbakan. Subalit kung ang Casimero nga raw na kanyang nakalaban, ang lalaban din kay Tapales ay panigurado nga raw na matatalo dito si Casimero. Dagdag pa ni Ogoni na huwag sanang uulitin pa ni Casimero ang kanyang ginawa sa laban na hindi nag-insayo ng mabuti, lalo na walang maayos o magaling na trainer dahilan para maging draw ang naging resulta ng laban. Kaya kung gusto nga raw ni Casimero manalo versus Marlon Tapales, ay dapat mag-insayo ito ng mabuti, magkaroon ng magaling na trainer upang maibalik ang dating halimaw na si Cuadro alas Casimero na pinapabagsak ang mga kalaban sa loob lamang ng 3 rounds. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano bang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon na i-komento nyo na sa baba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV! Sports Flash TV na may dati! Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang boxing! Ito laging bago, balitang boxing, laban na kasado, di papahuli pagdating sa bakbakan, mga pambato na patuloy ang laban, sasaliksikin ang bawat babalita, talagang diin, bawal ang mahina, sa loob ng ring, merong pambihira, mga kamao na nagiging bida.